Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, nakita nyo naman sa title ng video na to, we will be trying out the 120... Ah! Tatawa ko kasi mga sis, inayos ko pa to, yung as in para maganda siyang tignan kapag i-introduce ko ng ganon. So buti na lang props na lang itong mga to. But anyway, ganitong kadami guys yung mga products na inuwi namin from the event 2 days ago, kasi today is Tuesday, and ang plot twist dito sa review natin for today, meron tayong dalawang wear test. So yes, tinry ko na lahat ng products na to yesterday, and nag-wear test ako kahapon until 3 in the morning. So ipapakita ko yun sa inyo guys later, and at the same time, gusto ko rin kasi medyo hinog na rin yung thoughts ko about the products, yung hindi na siya yung as in talagang first impressions lang. It's my technically second time trying out all of these products today except for this one. Kasi sa wear test ko kahapon, ginamit ko to para mas malaman din natin kung ano yung difference ng performance, especially the bases and the primer kapag ginamitan siya ng setting spray and kapag hindi siya ginamitan ng setting spray. Medyo mahaba tong video na to, kaya bear with me guys. Hope you stay with me throughout this video kasi I wanted it to be detailed as possible para talagang makatulong sa inyo makapag-decide, kasi ang daming na-overwhelm, ano ba yung unahin ko, ano yung worth it. That's the goal, so sana makahelp to sa inyo, and without further hanash, mag-start na tayo. Okay, basic info about my skin. My skin type is combination, so oily ako on my T-zone, especially ngayong summer. Yung skin concern ko is usually yung mga tiny bumps ko sa forehead, and dito visible yung pores ko, yan sa area ng nose and here. So basically yung T-zone area ko talaga yung problematic sa face ko, and meron lang ako an evenness. I have marks here, ayan, as you can see. My skin tone is light medium and my undertone is neutral. So mag-start muna tayo of course sa kanilang primer. So these are the All About That Base Makeup Prep Squad. So tatlo actually yung variants nila. Yung wala ako is the Jelly Primer, which is the Hydrating and Moisturizing Primer. So hindi ko yung kinuha kasi I feel like itong dalawang to yung mas makaka-help and mas perfect sa aking skin type. So what I have now is first itong Get Ready With Me na Blur Matte Primer. So this is a blurring and mattifying primer. So ganito yung dispenser niya. Dun sa mismong nozzle, wala siyang stopper. But as you can see here, sa takip mismo, ayan, meron siyang stopper sa loob, and dalawa yung layers niyan. Kapag nakasara naman siya, protected siya. And lastly, ito lahat kami meron. So this is the Get Ready With Me Life Proof Primer. So this is gripping and long lasting. And same lang din yung nozzle, but as you can see, iba yung color nito. Color pink siya. So just to show you the difference in terms of the texture, ito si Blur Matte Primer. So as you can see, madali namang i-control yung paglabas ng product. Hindi siya yung tipong mapaparami ka or yung parang buong bulwak na lang yung product. And this one naman is yung Life Proof Primer. So ito medyo na-squeeze ko siya ng madiin kaya ang daming lumabas. So let's try blending itong si Blur Matte Primer. Yung feels niya is very, alam mong it's silicone base and it's very velvety to the touch. My God. Guys, kumukulong na. And ayaw ng mga fur babies namin yan. Kaya, pagpasensyahan nyo na. And then, this is the Life Proof Primer. Si Life Proof Primer, as into the touch, it's very, alam mong water-based siya. And parang may pagka-gel-like din yung consistency niya. And as you can see, talagang magkaiba sila ng finish. Si Life Proof Primer, obviously, it looks very dewy on the skin. While itong si Blur Matte, as in literal, na blurred out and matte siya. As in, kapag skin-to-skin na ganyan, ramdam mo na talagang meron siyang grip, whereas dito kay Blur Matte, dumudulas lang talaga yung kamay ko sa kanya. So since meron akong combination skin, magkaiba yung needs ng skin ko dito sa area na oily ako and dito sa area na normal to dry yung skin ko. So on this area, of course, gagamit ako ng Blur Matte Primer. So kapag sa mga primers guys, work your way up, huwag yung madami kagad. So ang goal lang natin dito is enough na makover lang yung area na kailangan nyo. Kita nyo how it instantly blurred out and na-cancel yung shine dito lalo sa gitna ng nose ko. It's literally blurring and mattifying. So maglalagay din ako sa forehead. Gantong mga amount lang guys yung kinukuha ko. I will apply on this area muna. Kita nyo yun mga sis, kung gano'n niya na-blur out, pati yung mga texture ko on this side compared here. Ito yung wala pa. Ito yung meron. Ayan o. So, lalagyan ko na tong area na to. Dito ako usually nag-oil up.
So, tama yung claims nila kasi ang sabi nila dito, it's a pore-filling primer. So, kita ko naman yon na talagang na-fill niya yung mga visible pores ko, especially here sa nose. And ang napansin ko rin, since suot ko siya kahapon hanggang 3 a.m, isa rin sa worries ko is that baka mag-clog yung pores ko. So, sabi ko, sana hindi mag-clog yung pores ko, wala akong maging breakout. As you can see, wala namang naging breakout. Sa ibang areas ng face ko, itong si Lifeproof Primer yung ilalagay ko. So, ganyan kadami muna. Parang nag-a-add siya ng hydrated, dewy effect sa skin. Ito yung meron ng Lifeproof Primer. Ito yung wala pa. Mga 30 seconds, nagsiset na rin kagad siya. Nagsiset meaning, hindi na siya yung tipong kapag hinawakan mo, yung parang greasy or may kakapit pa na product sa kamay mo. Meron siyang tackiness, may lagkit in a good way, kasi yun yung reason kung bakit gripping siya. Pero hindi siya malagkit, yung tipong yung parang nagmo-move, hindi siya ganun. Ewan ko kung madidinig nyo. Compared here, ayan o, walang masyadong grip pag skin to skin ng contact. Pero here, merong struggle ng konti. Talagang malalaman mo na meron siyang gripping effect. Medyo sumakit yung pisgi ko kakasampal ko. So, lagay na rin ako dito. Again, this is how our face looks like after the primers applied. Ang ganda ng finish ng Lifeproof Primer, lalo na yung effect niya sa cheeks kasi nakaka-healthy siyang tingnan ng skin pero hindi siya malagkit. Pareha silang magaan and komportable sa balat. So, sa mga merong normal to dry skin sa inyo, dito kayo mag-base. Sa part niya ng face ko, sa mga meron namang combination oily skin, ayan, tignan nyo na lang din tong T-zone ko throughout this review. Okay, so far so good yung primers, but ang primers kasi mas matitest out mo talaga siya habang nilalagay mo na yung mga next steps ng makeup mo, and at the end of the day, dun mo siya mas ma-judge kung talagang nag-work ba siya. So dahil dyan, let's move on to the next product na alam kong sobrang excited kayong lahat. Finally, may foundation na sa Get Ready With Me, and guys, nakakatuwa because they have a total of 31 shades for their initial collection. As in, grabe yung inclusivity, and yun naman din yung gusto nila, yung everyone is represented. So their foundation costs 599 pesos for 32 ml. So this is how their package looks like. Para siyang big version nung Milk Tint, but this is a glass component. Very luxe actually yung feels nitong packaging nila. Yung takip niya, it's glossy, so it's something na kapag nadumihan, madali siyang punasan. And ito yung kanilang dispenser. Ang ganda actually na siya, rose gold. So isa sa na-appreciate ko sa release ng Get Ready With Me na Radiant Skin is that aside from the foundation shades itself, itong mga skin tone shades, meron din silang ni-release na what they call shade shifters. So meron silang total of 5 shades sa kanilang shade shifters. They have itong Milky White, which what I have right now, itong shade Snow. So, saan ba nagagamit yung ganitong asing puting-puti lang siya? Guys, yung ganito, hindi nyo siya gagamitin sa mukha nyo unless magko-cosplay kayo. Charot. Pero itong straight up white, for example, ito yung magagamit nyo na shade kapag meron kayong mga dark na foundation na gusto nyong i-lighten ng konti. And next shade shifter is itong Blue Sky, which is a rich cool tone blue. Meron akong follower na nag-message dun sa Instagram story ko. Sabi niya, ano yung kulay blue na alog daw yung brain niya? Bakit merong kulay blue na foundation? Since blue is a cool tone color, kapag, for example, meron kayong foundation na super duper yellow or warm para sa inyo, kung gusto niyo siyang i-cool down, kung gusto niyo gawing mas cooler yung undertone niya, ayan, si blue yung pwede niyong gamitin for that. Next naman is itong si Rich Orange, which is in Sunset Orange. Ito yung meron ako ngayon. Kapag naman meron kayong mga foundation na sobrang cool naman para sa inyo or masyadong siyang peachy, tapos gusto nyo siyang i-warm up ng konti. So, ayan, doon, papasok si orange. Actually, kahit itong si yellow, itong si rich golden yellow na shade, pwedeng-pwede rin yan doon. And lastly, itong si matcha, which is medium green, kapag naman gusto nyo i-convert to a more olive undertone yung inyong mga bases. So, kung mapapansin nyo, doon sa kanilang mga shades, meron silang mga initials, like for example, itong si Pebble, it's LMN20 because it's light, medium, neutral. So, dapat alam nyo yung undertone nyo, dapat alam nyo rin yung skin tone nyo. But I highly suggest para hindi muna kayo mag-commit into a full-size bottle without being sure kung ano talaga yung shades nyo. Kuha muna kayo nito. As in, meron silang mga shade finders kung ano man yung skin tone mo. For example, this one is para siya sa mga light to
light and medium na skin tone. So, nandiyan na lahat. Just to show you guys, ito yung shade shifters na kinuha ko. Again, this is in snow. Yung talagang white nila na shade shifter. This one naman is in sunset orange. So, ganyan yung consistency niya. As you can see, manipis lang yung consistency. Hindi siya yung moussey type na texture. Yet, as you can see, lalo na here sa shade na yan, meron siyang coverage. So, for the skin tone shades naman, I got the shade Bisque and this is in Pebble. Medyo runny siya ng kaunti kapag hindi mo pa siya bine-blend. Ito si Bisque. This one is in Pebble. Sorry ah, hindi ko na siya inayos kasi gusto ko makita niyo yung consistency niya talaga and kung ano yung itsura niya kapag spin red siya. So, isang pump na gano'n na hindi pa super duper full pump, talagang makakalat mo siya pero hindi pa rin siya makapal but there is coverage. And ang ganda nung finish niya, it's very luminous. So, since sabi ko nga sa inyo, tinry ko na to yesterday. Ang ginamit ko kahapon is in the shade Pebble pero I find the medyo light siya sa akin. So, papakita ko na rin sa inyo today. So, this one is in Bisque. And this is in Pebble. Tapos at first application guys, medyo light pa siya than how it actually is kapag talagang fully nag-set na siya sa face. 2 minutes siguro para makita nyo talaga kung ano yung shade niya kapag nag-set siya sa face nyo kapag bibili kayo ng ganitong mga shade shifters. So gusto ko rin makita now para may reference din kayo to those na parehas ko na merong light, medium, neutral undertone. Isaswatch ko rin yung iba dito sa kanilang shade finders. So itong shade na to is in Cashmere. Ito naman si Birch. Si Birch naman is light medium olive. Again, this is in the shade Bisque. This is in Pebble. This is in Cashmere. And this is in... Naghang ako. Birch. I think si Cashmere talaga ako. On this side muna ako maglalagay para makita niyo yung difference. Tingnan natin yung coverage niya on first layer. Also, ang daming curious sa inyo about sa smell niya. From the primer pa lang, yung primer wala siyang scent. So, kung yun yung concern nyo, walang scent na as in super duper tapang yung primer. Itong si foundation, meron siyang very very faint lang na scent which is actually pleasing. Hindi siya matapang. Naalala ko sa scent nito yung scent ng Misha na BB Cream. Kung familiar kayo doon, very similar yung scent nila. Pero parang mas matapang pa nga yung scent nun compared to this. Mukha lang siyang maputi sa camera, pero pag nag-set pa rin kasi siya sa face, mas nagbe-blend pa siya. Yun yung napansin ko rin dito sa foundation na to. And isa rin sa napansin ko guys, sobrang daling i-blend nitong foundation na to as in. Siguro rin with the help of the primer, ang bilis na i-blend actually kung hindi lang ako nagsasalita and kung hindi lang ako yung nasa filming setup. So ito yung side na wala pa. As you can see, dito yung unevenness ko. Actually, mas marami akong marks on this side. Nakita nyo naman kanina. Here, talagang meron siyang coverage. And yung claim naman din nila that it has a coverage of a foundation but it has the comfort of a skin tint. Which, since yesterday, as in, na-prove ko rin talaga na sobrang comfortable niya on the skin. Sobrang lightweight niya. As in, yung foundation na makakahinga yung skin mo. Pero yung coverage niya, talagang pang foundation. Hindi siya yung skin tint na coverage. I can say, meron siyang medium coverage right off the bat. Pero sabi nila, buildable daw to. So, kung gusto mo pa ng added coverage, pwede ka pang magdagdag para maging full coverage talaga siya. And ang nagustuhan ko rin sa kanya is yung finish niya. As you can see, meron siyang very luminous na finish. Parang ang ganda-ganda lang nung skin mo. Hindi siya super duper dewy. Definitely hindi siya matte. Siya yung tipong kapag hinawakan mo, kapag fully nag-set na siya, hindi na siya nag-move. Hindi rin siya yung nagta-transfer na sa kamay. So, gusto kong itry na patungan ng konti. Kasi sabi nga nila, buildable daw to. On this area. Alam niyo, mukha talaga siyang maputi sa camera. Pero in person, hindi. Ito yung part na nilagyan ko pa ng additional coverage. As you can see, hindi siya nag-cake and wala rin parang very visible na area na ay nagpatong siya doon. Walang ganon. Very seamless pa rin siyang nag-blend. And tinitignan ko rin yung sides ng nose ko. So far, wala naman yung parang nagsisettle or nakaka-emphasize ng mga dryness ng face or ng texture. Wala siyang ganon. Kapag tinignan mo siya actually ng malapitan, hindi siya super duper dewy. Pero hindi rin siya matte. Pero pag tinignan mo siya sa camera, kapag nag-catch na siya ng light, mukha siya very healthy na finish. So, maglalagay lang din ako on this side.
So yes, confirm na kapag bumili kayo ng shade finders, kaya nyong magamit isang ganito sa full face nyo, siguro mga dalawang beses pa. Ang effortless niya i-blend. Alam nyo, ang naalala ko so far sa consistency niya, sa blendability, very similar siya pero not exactly the same dito sa NARS na Light Reflecting Foundation. Sa pagkakaalala ko, mas madaling mag-blend to and mas meron siyang coverage. Also, mas na-appreciate ko rin yung effect nung primer nung naglagay na ako ng foundation. As in, sobrang kinis tingnan nung noo ko tsaka ilong ko, guys, na usually dyan talaga very visible yung texture ko, yung pores ko. But now, as in, combination nilang dalawa ng foundation, as in, ang ganda tingnan ng skin ko. Yun muna. Isasave ko muna yung mga iba kong thoughts for later. Okay, next, let's move on to their newest Radiance Tints. Very similar na yung packaging niya dun sa kanilang Milk Tints, pati yung applicator. Mas chunky na yung doe foot compared dun sa dati. And yung dati nila is only 8 ml, and itong bago nila, it's already 10 ml. This one is already 399 pesos. Sa pagkaalala ko, itong dati nilang Radiance Tint is only 349 pesos. So, ang dami nagtatanong sa akin, same ba to nung dati nilang Radiance Tint na iniba lang yung packaging? The answer is no. So, kinonfirm ko na yan with Get Ready With Me Cosmetics themselves. Sabi nila, no, this is a revamp and improved formula ng kanilang Radiance Tint. Kasi if I'm not mistaken, alala ko sa isang video yun ni May na nagpalit na rin sila ng manufacturer. So, nasada ko nung una kasi wala na tong exact same shade ko, and ito talaga yung sobrang swak na shade sa akin sa Radiance Tint nila. So, ito kagad yung hinanap ko, pero sadly, wala nang ganitong same exact shade. But, okay lang, meron pa rin naman akong nahanap na shade ko dito sa bago nila. So, itong Radiance Tint nila, meron silang a total of 32 shades and meron din silang 4 undertones. Meron din silang mga correctors parang dun sa last nila na collection. So, just to show you, since alam kong maraming curious yung difference ng formulation sa previous Radiance Tint and yung sa ngayon. So, this one is in the shade beige dun sa dati nilang formulation. And this one is in the shade custard sa kanilang new formulation. Medyo mahirap pang i-distinguish yung difference, pero I will try to blend it para mas makita natin kung meron bang noticeable difference. Ito yung sa bago. So, sabay ko lang silang in-apply, guys, sa kamay ko. But, so far, creamy pa rin to the touch itong sa bago compared dito sa dati nila. And parang mas luminous na rin yung finish nito compared dito. So, these are all the shades that I got sa kanilang Radiance Tint, starting off with this corrector. So, again, this is in the shade Milk. This one is in Medium Peach. So, these three shades naman are my skin tone shades. So, this one is in the shade Creme. This one naman is in the shade Sepia. And next is in the shade Custard. This is the counterpart sa shade ko before na 12 and Beige. And lastly, ito naman is my bronzing shade, which is in the shade Honey. Ang napansin ko lang din, since itong si Custard is medium shade na, pero medyo light pa rin siya for me for a medium shade. So, gagamit muna ako ng medium peach na shade to correct my under eyes. Actually, dapat kanina ko pag ginawa to, nakalimutan ko lang. So, what I like about this formulation, since nagamit ko na nga siya kahapon, hindi ko na kailangan maghintay ng super tagal para lang mag-marinate siya. As in, blendable kagad siya, guys. And you know that I often blend my concealer with my fingers. And this formula is made for that. As in, ang dali-dali niyang i-blend and even kaagad siya. And grabe talaga yung nagagawa ng peach corrector. As in, I never look back ever since na-try ko yung peach corrector ng Get Ready With Me. For my under eyes naman, yesterday ang ginamit ko is si Custard and sobrang sakto niya lang din sa akin. Since chunky na yung applicator, as in, nagda-dot lang ako ng ganyan. See kung gaano siyang kabilis i-blend and with a fingertip. Para sa akin kasi kapag madali siyang i-blend with a fingertip, madali na siyang i-blend ng kahit anong applicator, in my opinion. And wala siyang patchiness, hindi siya streaky, hindi siya yung tipong, may mga concealer kasi na ganun, kaya sobrang picky ko talaga when it comes to concealers. Na kapag bine-blend ko, alam niyo yung bumabakat lang yung kamay ko, parang hindi siya nasispread ng maayos. This one, as in, as you can see, pantay siyang nag-blend, walang patchiness, walang streakiness, walang bakat ng kamay ko sa pag-blend. At the same time, I like the finish na hindi siya drying. It's a little bit more luminous than this one kasi ito ginawa na nilang hydrating. This one is even more hydrating pero not to the point na mukha na siyang super duper glossy na concealer. Hindi siya ganun. It's just the right amount of luminosity, the right coverage, pero manipis siya. Hindi siya yung parang ang kapal nung nilagay mo dito. Lalo na guys, nag-foundation na tayo kanina. Minsan kapag sobrang thick ng concealer, doon na nagkakaroon ng crustiness sa under eyes. Pero as you can see, hindi siya crusty. Mas okay na guys na magdagdag kayo kasi blendable naman yung formula niya kesa maparami kayo kagad.
Sobrang dali niya talagang i-blend. Tignan niyo yung finish, yun yung pinaka-favorite ko sa kanya, na parang ang healthy-healthy lang nung under eyes ko. But that's my favorite part about this concealer, as you can see. Hindi siya makapal tignan. Bago ko makalimutan pala, maglalagay lang ako ng konting honey na shade as my bronzer. Since super onti lang. Ginamit ko rin to kahapon and ang ganda rin ng shade niya. Very subtle lang siya. And perfect din to those na merong medium skin tone, light medium skin tone like me. Now, let's move on to another exciting part, which are their powder rush. Grabe yung pasabog na Get Ready With Me dito. Hindi lang isa. Kung hindi, meron na silang tatlong different variants ng kanilang powder rush. Ang daming nalilito ano raw yung difference itong mga powders na to. So first, dito tayo familiar. Ito yung kanilang powder rush na velvet setting powder. Pero medyo nalito lang ako kasi dito sa likod nakalagay translucent powder. Ito yung familiar tayo na packaging kasi ito yung existing nila. But meron silang tatlong bagong shades and mostly are peach shades. So, ito yung pinaka-deep sa lahat ng bago nilang shades and this is in the shade Buttermilk. So, I think this is something na pwede mong gamitin to brighten up your under eyes. And one of their new variants sa kanilang powder rush is this one. This is the Powder Rush Pressed Translucent Powder. So, itong si Pressed Translucent Powder is a sheer setting powder that can use to set your makeup and can also be used as a finishing powder. Kaya as you can see, very sheer lang talaga siya na powder. As in, very blurring lang. Wala siyang added coverage and talagang very minimal lang yung makukuha mo na product. So, dito I got the shade Cupcake. Meron pa silang two other shades. Yung isa is in Icing Sugar, which is a flat white shade. And yung isa naman is in Banana, which is a yellow undertone or a warmer shade than Cupcake. And lastly, another pasabog. Ito, nahulaan ko to nung tinis nila to sa Instagram. This is the Get Ready With Me Powder Rush Loose Baking and Setting Powder. So, they have a total of 6 shades. But I got the shade Cream Puff. Itong si Cream Puff, yung second to the lightest. Next siya dun kay Milky White. And I also got the shade which ito talaga sobrang natuwa ko, which is in Bright and Pink. So these are the 3 different textures ng tatlong powder variants ng Powder Rush. So ito yung Velvet Setting Powder. This is the Pressed Translucent Powder. And this is the Loose Baking and Setting Powder. Of course, iba pa rin siya kapag in-apply na on the face. But right off the bat, ito kung makikita nyo, talagang meron siyang coverage compared to these 2. Ito talagang translucent lang siya. Ang pinag-layer-layer ko na lang para mas maging visible sa inyo. Pero talagang very, very sheer lang siya. And to the touch, as in, sobrang smooth niyang hawakan. As in. Pero ang isa lang din sa observation ko dito sa kanilang Pressed Translucent Powder is that meron kayong makikita pero tsempuhan lang siya dahil super duper konti lang na mga specks of tiny, tiny, tiny shimmers. As in, parang nagme-melt siya kasi here, as in, totally walang glitters. And this is the Loose Powder, which obviously, hindi siya yung super kumapit since wala naman din akong base dito. And it's mostly meant for baking. Hindi ko na siya i-apply today since nagkaroon ako ng review for this formulation. And you can just go to my channel para sa dedicated review ko dito sa formulation na to. But this Velvet Setting Powder, of all these powders, ito yung pinaka merong coverage. So, marirecommend ko to those na merong mga dark spots, may unevenness, or kapag marami kayong mga blemishes na gusto nyo pang i-even out na hindi pa enough yung foundation and concealer, ito yung powder na para sa'yo. Ngayon, kung katulad nyo naman ako na if for everyday, gusto mo very natural pa rin yung finish ng makeup mo, walang additional coverage, this is the perfect powder for you. Very, very, very sheer lang siya. But para matest out natin itong dalawang to, since ito yung dalawa nilang product, on this side, ito yung gagamitin ko. So, ilalagay ko lang din yung excess here kasi baka masyado akong maraming makuha. Ayan, as you can see, ganyan siya. Very, very sheer lang siya, pero it's also blurring. I will apply on this side first. Instantly, na-blur out niya yung under eyes ko. And also yung texture ko here na na-blur out na kanina nung primer. Pero nagbigay pa siya ng additional blurring effect. But it doesn't look powdery or cakey at all. As in, para kang nag-Paris filter. Parang ganun siya, guys. As in, na-cancel out niya yung extra sheen. And na-set niya yung under eyes. Very, very lightly. And also, kung mapapansin nyo, hindi siya nag-add ng coverage. Hindi niya na-disrupt yung shade nung concealer and nung foundation na nandyan na. Ang nagustuhan ko dito, as in, sobrang gaan niya sa mukha. As in, literal na para kang walang nilagay na powder, pero na-set mo yung face mo. So again, ito yung hindi ko pa nasiset with any powder. Ito yung sinet with
the translucent powder. So ito yung type ng powder na may recommend ko to those na hindi mahilig sa powder. And kung wala kayong masyadong tinatakpan na blemishes, hindi nyo kailangan ng additional coverage, gusto nyo lang talagang maset yung face nyo, this is the powder for you. And on this side naman, let's use itong Get Ready With Me Powder Rush Loose Baking and Setting Powder. Excited akong gamitin since kahapon itong pink na powder. Actually guys, kapag binlend nyo na siya sa skin, I will show you. Hindi na siya yung as in mukha talagang pink. Ganyan siya guys. So, hindi siya yung mukhang pink na parang kang nag-blush sa buong mukha. But, maganda kasi sa mga pink na powder na ganitong very light pink powder. It's really good in brightening up your face. Naalala ko before, sobrang favorite ko yung Johnson's & Johnson's na mini compact powder. Sa mga batang 90s dyan, alam nyo yun. Yung color pink na powder, as in bet na bet ko yun nung high school ako. Kasi na-differentiate ko yung effect nung just white powder compared to the pink powder. As in, na-brighten up niya talaga yung face ko. And another shade that I got is in the shade cream puff. This one, as in, sobrang ka-shade siya nung Laura Mercier ko na translucent. Ang nakakatawa pa guys, sabi ko nga kay sis Jen, sabi ko, sis, kaka-order ko lang literal nitong Laura Mercier na loose powder kasi nga feeling ko kailangan ko na sa T-zone ko. Tapos bumili pa ako ng ganito, di ba? Yung puff na triangle. Tingnan nyo naman yung nilabas ni Get Ready With Me. Gantong-ganto. So kung naghihintay na lang ako, di ba? I-compare natin side by side. Medyo mahirap din talaga to tell side by side kung sa hand mo lang siya in-apply. Pero very, very, very similar talaga yung pagiging finely milled. As in, sobrang pino nung powder. Pati yung shade na translucent na to kay Laura Mercier, sobrang lapit niya dito kay Cream Puff nung kay Get Ready With Me. Ay, napagpalit ko pala. Ito pala si Get Ready, ito si Laura Mercier. So, ang gagawin ko, on this side, I will use itong si Bright and Pink na shade for my under eyes since this is good for brightening up the under eyes. Tinatap ko lang din yung excess para hindi naman tayo too powdery. Again, this is in Bright and Pink shade. Ang ganda talaga nito guys. As in, sobrang pino nung powder. It has a very good blurring effect. As you can see, instantly nakaka-brighten talaga ang pink na shade. Since loose nga siya na powder, pwede mo talaga siyang i-build up. Yun yung kagandahan kay loose powder. Very versatile siya in terms of pwede mong itimplahin yung coverage na gusto mo. Kasi kung gusto mong very sheer lang, pwede mo lang i-dust off sa face mo. And kung gusto mo namang mag-bake and additional coverage, pwede kang gumamit ng puff and kumuha ka talaga ng maraming product and talagang i-press mo siya on your face before you blend it out. Sobrang pino. As in, sobrang comparable niya talaga kay Laura Mercier. For the rest of my face, gagamitin ko si shade na cream puff. Naalala ko yung baking era sa YouTube dati. Since hindi naman ako super nagbe-bake din today, pero dinadust off ko lang din yung excess para mas even yung powder sa face natin. Tignan nyo how blurred out my skin looks. As in, ang difference lang nilang dalawa dito kay translucent, parehas silang merong blurring effect and parehas sobrang pino talaga nung powder. As in, wala akong masabi sa kapinuhan nung powder. Dito, mas may added coverage. Whereas here, very light and sheer lang talaga siya. Yun nga lang guys, just to mention, when it comes to the packaging dito sa kanilang loose powder, wala siyang stopper. So, ingat na lang kayo kasi baka mamaya, kung dadalhin nyo man siya sa travel, dapat lagyan nyo ata ng seal kasi I'm sure kapag naalog, may mga lalabas na product. So, si loose powder talaga, in my opinion, hindi siya travel friendly. Anong mas bet nyo guys? Itong left or itong right? Let me know in the comment section. Next, para hindi naman super flat, tignan yung makeup natin. Let's move on to their Quad Goals palette. So, meron silang new shades ng blush and they also added a shade of their bronzer. Ang ganda nitong shade na to ng bronzer na to, guys. This is in Beach Bomb. Ang ganda nito, lalo na sa merong mga light medium, medium skin tone. And ang good news din dito, guys, sa Quad Goals nila, pwede na kayong bumili ng individual. Tapos, nabibili na rin tong palette para ma-customize nyo kung yung mga gusto nyong ilagay. So, sa blushes nila, ang dami nila actually yung blush shades. Ako pa naman sobrang kilig ko sa blushes. So, medyo nalito talaga ako. So, these are the blush shades that I have. So, first is in the shade Cool Girl na literal na sobrang cool toned na blush. This one naman is in the shade Nami. This one naman is in the shade Huntress. This one naman is in the shade Red Carpet. Ang ganda nitong shade na to. So, sa wear test ko kahapon, ang ginamit ko sa kabilang side is si Cool Girl. So, for today, ang gagamitin ko naman is si Red Carpet. Isa to sa favorite ko, si Red Carpet. So, gamitin ko muna si bronzer, itong si Beach Bum. And super light bronzing lang ako today, guys.
dinadust off ko lang siya. Ang ganda nung pagka-bronze nitong ni Beach Bomb. Ito yung hinahanap ko ng shade na gitna nung tan lines and yung lightest na shade dun sa bronzer nila. So there you go. Ang ganda talaga nitong shade na to. Very subtle lang siya. Hindi rin maraming nilagay ko ngayon, guys. And for my blush, again, I will use the shade Red Carpet. It's a deep shade, kaya maganda rin pa unti-unti lang. Ang maganda rin nga kasi dito sa formulation ng Quad Goals, very buildable siya. So, hindi kayong mabibigla, lalo na kapag sa blush. Ang ganda ng shade na to in Red Carpet, guys. Add a little sa nose. This is the type of shade na flattering on a lot of skin tones. Alam niyo yung pwede niyo siyang i-apply din here, tapos sa corners ng face niyo. Yung mukha kang blushy na bronzy. Para siyang powder version ni 100% sugar dun sa milk tint nila. Anyway, let's move on now sa last product dito sa kanilang collection. So, these are their Quad Goals highlighters. So, dito rin maraming nalilito, guys. Ang dami raw different highlighters. Ano raw ba yung difference nitong mga to? So, meron na sila ngayong highlighter toppers, which is this one. Ito yung existing nila, but nag-add sila ng shade. This is the pressed highlighters. And these two are their baked highlighters. So these are the different highlighters that I have now. So these two are yung baked highlighters. As you can see, guys, it's the type of highlighter na very, very fine. Wala siyang yung noticeable na mga glitters or shimmer. It's just pure sheen. This one is in the shade Hanan and this one is in the shade Tala. So I suggest sa baked highlighter para mas natural you get yung ka-skin tone nyo. Next naman is the highlighter topper. So isa lang yung nabigay sa akin ni Kuya. So this is in the shade Trailblazer. So as you can see, ito namang si highlighter topper, as in, ma-shimmer siya, pero it's just very sheer. And lastly, ito naman yung familiar na tayo na formulation, ito yung kanilang pressed highlighter. So I got the shade Candlelit, and ito naman is si Lit AF. So itong si pressed highlighter, in my opinion, para siyang combination or best of both worlds nitong si baked highlighter and highlighter topper. Kasi meron siyang both sheen and shimmer. Personally, for everyday, very natural look, I will go for the baked highlighter. And kung gusto ko naman na talagang blinding highlight, na talagang very radiant, glowy look, I will go for the pressed highlighter and or the highlighter topper. So I will use this baked highlighter in the shade Tala para very natural lang. Diba? Sobrang natural. Wala siyang glitters, pero it gives you that very natural lit from within. Lagyan ko rin here. So, ito na yung gagamitin ko sa cheeks. Lagyan ko rin on the side. Ayoko kasi mag-overdo ng highlight na yun since nagtetest out din tayo ng base. Ay, sorry. Sabi ko kanina Candlelit. Major Glow pala itong kinuha ko. So, I will use the shade Major Glow for my nose and inner corners na highlight. You will see magic. Favorite ko talagang nag-highlight ng nose. And ang ganda nitong shade na to for nose highlight kasi very natural siya. Parang basa lang yung ilong mo. Also put here. Ang ganda. Hi, grabe talaga ang difference na nagagawa ng highlight sa nose and sa inner corners ng mata. So maglalagay ako ng konting highlighter topper on my eyelids pero super konti lang. Ang nice niya kasi very sheer siya. Kung gusto mo talagang plain shimmer lang yung eyeshadow mo, ang ganda rin nito. Or yung kapag gagamit ka, for example, ng milk tint as your eyeshadow, tapos itop mo lang nitong highlighter topper. Ang ganda nung effect niya kasi wala na siyang added na shade or pigment. As in, purely highlight lang talaga in shimmer. I don't know if you can see it, pero lalapit ako. Ganda. Mas bet ko yung look ko ngayon kaysa sa ginawa ko kahapon. Tingnan niyo yung effect ng baked highlighter dito. Grabe, parang lang talaga akong nag-glow from within. Parang hindi ako stressed sa life. Ganun yung isura niya, oh. Very natural. And sobrang bihira nung ganitong baked highlighter na totally wala talagang glitters dito sa local market. So nag-apply lang ako ng mascara and ng lip boost off cam. But so far, this is how our face looks like right now. Ang napansin ko lang when it comes to this area, kasi dito ko yung maraming mga facial hair, mga ganyan. So may pores talaga here. So dito talaga sa area na to, pag tingnan mo, alam mong naka-foundation ka. Pero hindi siya yung tipong nagsisettle or nagpipil sa mga dry patches. Hindi naman siya ganun. So ito na ata yung pinaka
bonggang wear test na nagawa ko sa lahat ng na-review ko. And sabi ko nga sa inyo kanina, for today's wear test, hindi ko siya gagamitan ng setting spray para makita talaga natin yung performance ng mga, especially ng mga base products na ginamit natin on its own. So, babalitaan ko kayo throughout the day and after this day, since lalabas kami guys, so feeling ko gagabihin kami ulit mamaya. Kaya talaga masusubukan tong mga products na nilagay natin today. And guys, I will be right back. By the way guys, ito siya on natural lighting. Hindi ko na makalimutan ipakita sa inyo, nag-e-edit na ako. Hello guys, I am back and it's already 12:21 in the morning. So today's wear test is shorter than yesterday since hanggang 3 a.m. ko wear test kahapon. But yung wear test ngayon, mas talagang lumabas ako, mas naglakad ako outdoors, mas meron talaga akong activities. So feeling ko mas nasubukan din ngayon in a different way. And mind you guys, wala akong ginamit again na setting spray for today's wear test. And ito yung lagay ng skin ko now. Firstly, dito sa area muna na kung saan ako oily, which is my T-zone. Kahapon hanggang 3 a.m. as in sobrang wala akong ka-oil-oil, as in sobrang fresh pa talaga nung skin ko. But now, looking at it now, yung noo ko, hindi pa rin siya oily. Lalo na ditong area na to, as in super okay pa siya, matte pa siya. Pero ditong area to, may naramdaman ako ng konting greasiness. Pero hindi pa rin siya yung tipong normal ko na oiliness sa T-zone ko, lalo na kung ganun yung activities ko. On my nose, pansin ko na meron ng build up ng konting oiliness lalo na dito sa tip kasi dyan talaga yung pinaka problem area ko sa nose. And on the rest of my face, wala akong kaproblema. As you can see, nandiyan pa rin yung baked highlighter on both sides. Yung blush, it's still showing. May pagka-vibrant pa rin. Hindi na naman super duper nag-fade yung foundation. Concealer is still there. Hindi siya nag-flake or nag-crease. Yung sa T-zone ko lang talaga yung meron akong napansin na konting changes. But to think guys, na more than 8 hours na to nasa face ko and with the activities that I did today, okay pa rin for me yung performance na yan. As in, na-imagine ko na yung mukha ko now kung hindi itong mga products na yung ginamit ko. And I strongly believe, and talagang mas na-conclude ko rin talaga today, na nakaka-help talaga tong primers na to, especially itong blur matte on my T-zone. As in, hindi ako ganun kabilis mag-oil up because of this, and na-maintain niya talaga yung pagiging blurred throughout the day. Next naman, for the Radiant Skin Foundation, as you can see guys, nandun pa rin siya, as in, intact pa rin yung foundation, and mas nagiging skin-like siya throughout the day, kapag yung mas nagme-melt na siya sa face mo along with the powder. Ang medyo na-challenge lang ako with the foundation is the shade matching. Until now, kahit okay naman sa akin si shade na cashmere, I think mas okay siya sa akin compared kay Pebble na ginamit ko yesterday. Hindi pa rin siya yung as in feeling ko na swak na shade para sa akin. I highly suggest talaga na you get muna the shade finders before you commit to a full size para sure talaga kayo sa shade match. But the performance is really nice. Kung ano yung claims nila, ganun talaga siya. And honestly, marirecommend ko siya to all skin types kasi itong area na to sa akin, oily siya. Pero hindi niya na-trigger yung oil ko. Okay yung longevity nito. Hindi siya drying, hindi rin siya nakaka-trigger ng oil. Next are the Radiance Tints. Ito yung isa sa mga pinaka-na-happy ako na products. Kahit na existing na talaga technically si Radiance Tints sa collection ni Get Ready With Me. Pero sobrang love ko tong improved formulation nila. And for me, ito na talaga yung pinaka-swak na formulation ng concealer. Alam niyo, mabigyan lang to ng chance na ma-discover ng buong mundo. I'm sure may laban to guys sa mga sikat na concealers sa international market. For the powders, I love all the powders. Ito yung tipong marorotate ko talaga. Depende ko ano yung kailangan ko for the day. And personally, itong si Pressed Translucent yung feeling ko lagi kong magagamit for everyday use. Yung very, very light makeup lang. By the way, meron siyang amoy na hindi ko ma-explain. Pero hindi siya yung scent na amoy fragrance eh. Pero hindi naman siya bothersome for me. Hindi naman siya super tapang. Pero may kakaiba siyang amoy na hindi ko ma-explain. But I really, really like this. Wala akong alam na ganito na powder product na existing ngayon sa market. Also, the loose powders, I love this. I'm sure ito yung tipong magagamit ko talaga kapag gusto kong mag-last talaga all day yung makeup ko. And sobrang blurry niya, sobrang fine niya, as in ang airbrush nung finish nung makeup. As in lumalaban siya guys sa Laura Mercier. So, ngayon pa lang masasabi ko na kung matagal nyo nang kinoconsider yung Laura Mercier na powder pero namamahalan kayo, you go for this one. You're getting almost exactly the same powder. Ang ganda. Tapos mas marami pa kayong pagpipilian when it comes to
sheets. The blush and the bronzer, alam nyo na yan, love ko tong formula na to. Depende na lang din yung shade ko ano yung mga bet nyo na sheets. But isa sa favorites ko talaga tong si Red Carpet. Ang ganda niya, kahit habang tumatagal, sobrang natural lang nung pagka-blush niya. And for the highlighters, ang personal bias ko na now is itong si Baked Highlighter for Everyday and itong si Pressed for the high points of my face. Nagagamit ko tong si Pressed as an eyeshadow also. And as you can see yun, nandyan pa rin siya. Even here. Again, wala akong ginamit na setting spray for today's wear test. Pero masasabi ko rin talaga guys na talagang ang laking tulong nitong setting spray kasi mas fresh pa rin yung itsura ko kahapon kahit hanggang 3 a.m. na yung makeup ko. Already 2:52 in the morning. As you can see, as in hindi nag-oil up, hindi nagkaroon ng shine or anything. Ayan, walang grease at all na nakuha. Kasi kapag may oil yan, minsan yung kamay ko as in mamantika siya. Kapag hinawakan ko yung noo ko, especially itong part na to, ayan yung ilong ko. Walang oiliness at all. As you can see, as in, hinold niya pa rin yung lahat ng pigment na nilagay ko from the base. The blush is still there. Yung contour, nandyan pa rin. Yung bake highlighter, nandyan pa rin. Also, yung concealer, hindi siya nag-flake, hindi siya nag-crease. Everything is still intact on this side. As in, super ganda pa rin niya. And on this side, angat talaga yung effect ng bake highlighter since yung translucent pressed powder lang yung ginamit natin here. I love the effect. And walang oiliness yan, guys, ha. It's just the Baked Highlighter. So, okay, I'm very, very impressed so far. Mas personal bias ko na ngayon itong si Radiant Finish kay Matte Finish kasi ito yung matagal ko na talagang hinihintay. Depende na lang din talaga sa kung ano yung makeup style nyo, makeup preference, skin type dito sa mga products na to. But masasabi ko very, very confidently na each of these products are really, really, really good. Get Ready With Me talagang never disappoints. They always release quality products. But yun lang talaga ang masasuggest ko talaga is that to make sure that you get your right and perfect shade through the shade finders. So yun guys, I hope nakatulong itong video na to sa inyo and let me know kung meron pa kayong mga questions in the comment section or sa broadcast channel natin sa Instagram. And thank you guys for watching. Grabe, ito yung pinaka important ko talaga when it comes to wear test and I hope nakatulong ito sa inyo. Yun naman din yung main goal nitong video na to. Thank you so much for staying until the end of this video. I appreciate you. If you haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel and like nyo na rin this video and I will see you on my next videos. Bye-bye!